What's up sa inyo, mga tropa? So, ayun nga mga tropa, sa araw na to, i-share ko sa inyo kung paano magsimula ng isang YouTube channel. So, i-share ko sa inyo yung mga na-experience ko and mga tips and advices kung paano nga ba magsimula sa mundo ng YouTube. Tip number one. Una is ang camera equipment. So, yun nga, sa pag-bagawa ng mga videos, kailangan, syempre, meron kang pang-film o pang-video ng sarili mo. So, kailangan mo ng camera equipment. Pwede rin naman na nagsisimula ka pa lang is yung Android phone, yung iPhone, mga Asus, or any Android phone, pwede naman yon na maganda rin yung video quality. So, kung afford mo na rin bumili ng camera, is go mo na rin yung camera para mas maganda yung pixels and maganda tignan yung sarili mo pag nagbibideo. Tip number 2. So kapag nagsimula ka na ng pag-film ng sarili mo, may video ka na, syempre kailangan mo rin ng mga editor. So may mga available na editor sa internet, pwede natin siyang i-download sa Play Store. Kapag gamit mo yung Android phone mo is pwede kang gumamit ng KineMaster. Pwede rin may Filmora din ata na pang phone. Eh meron ding Viva Video. Meron ding Power Director. Oh, much better yung Power Director. So, pag laptop naman yung gamit mo or personal computer, much better na gumamit ka ng pang basic lang na Filmora. Kapag magaling ka na, pwede rin Adobe. Pwede rin na tawag dito, Sony Vegas. Ayun, mas maganda yung Sony Vegas. Kaso nga lang, mas mahirap siya. So, pag beginner pa lang, make sure na marunong ang mag-edit kapag gusto mong pumasok sa mundo ng YouTube. Tip number 3. So, kapag meron ka ng YouTube channel, nagawa ka na ng YouTube account mo, pwede ka rin gumawa ng magagandang content. Make sure lang na kapag gagawa ka ng mga content, is yung mga creative or something na iisipin mo na hindi para sa sarili mo kasi ikaw yung mag-share na information and data para dun sa mga tao na nanonood sa'yo. So, seek for the viewer first kasi sila yung naghahanap, sila yung matutulungan mo, sila din yung magsusubscribe sa'yo. Kaya make sure na kapag gagawa ka ng video, kailangan mong isalang-alang talaga yung mga viewers mo na bago yung sarili mo. Make sure din na kapag content creator ka is mahalaga talaga yung mga information na ibibigay mo sa tao. Hindi yung gawa-gawa lang, syempre. Kailangan talaga is yung relevant sa tao. And yung gusto mo rin, syempre, kasi kapag hindi mo trip talaga yung content na ginagawa mo, or kaya rin, reaction video. Kasi ako more on reaction video, more on vines, more on funny compilation. So, ayun yung gusto ko. Doon ako nag-enjoy. Hindi naman pwedeng mag-create ako ng YouTube channel ko na parang hindi naman ako nag-enjoy, sa pilitan lang. Kaya kapag gagawa kayo ng content, is make sure na gusto nyo yung ginagawa nyo. Tip number 4, YouTube channel name. Yun, sa pagpili nga ng YouTube channel name, make sure na madali siyang ma-search ng mga viewers. Kasi kapag kilala ka na, mahirap kasi na i-search yung may mga dalawang Y, tatlong X, tatlong S, kasi baka mahirapan sila o ma-confuse sila kung ilan ba talaga yung letters na yon. So make sure na madali siyang i-search o madali siyang i-type at madaling tandaan ng mga viewers yung YouTube channel name mo. Ayan. Isa rin yung success sa pagdami ng subscribers, kaya make sure na maganda talaga or madaling i-search yung YouTube channel name mo. Tip number 5. Trending videos. Yun, dapat kapag content creator ka rin, is marunong ka mag-research. Bakit ko sinabing marunong ka mag-research? Kasi karamihan ng mga viewers, mas hinahanap nila yung mga trending. Kaya nga sila nag-trending is hot issue sila sa panahon ngayon. So, kailangan gumawa ka ng isang content na related dun sa hot issues or trending na yon. For example, kay Manny Pacquiao sa paglaban niya, gagawa ka ng isang reaction video. Yung mga ganon. Kaya dapat related siya sa mga trending topics ngayon. Tip number 6. Be contented on your camera equipment. So yun guys, share ko lang. Nagsimula rin ako sa paggamit lang ng Android phone. Yung phone lang yung gamit ko sa pag-film or pag-video ng sarili ko. Ang paggawa ng content. So medyo, syempre tease-tease muna kasi nagsisimula pa lang naman. Pero kapag once na worth it na yan or na-monetize na kayo,
sobrang gandang experience lang na makabili kayo ng isang camera katulad niyan. Yung pag-film ko ngayon is from scratch. Ngayon meron na akong camera equipment na maganda, pang video talaga na para rin sa inyo. So sa una pagsisimula mo is huwag kang mawalan ng gana kung phone lang yung gamit mo, kasi karamihan pa rin ng mga vlogger ngayon or content creator is phone lang yung gamit nila, kasi mas handy siya, or kasi mas madaling hawakan syempre, di rin mabigat sa bag, so parang lagi mo siyang hawak. Tsaka ready ka rin kung may mga gusto ka rin i-film. Di katulad ng camera, masyado siyang mabigat at delikado din kapag nasira. So, be contented lang talaga kung anong meron ka sa ngayon. Kasi once na na-monetize ka na, ma-afford mo naman ulit. Ma-afford mo naman bumili ng mas magandang camera equipment. Tip number 7. So, yun nga, nabanggit ko kanina sa isang tip ko na kailangan mo ng isang editor. So, kapag meron ka ng video editor, make sure na kapag mag-edit ka, don't rush. Kapag nag-video editing ka na, huwag mong irarush yung pag-edit mo. Kasi, ayun na lang yung chance mo na magbigay ng something, tawag dito, creativity dun sa video na create mo. So, huwag ka mag-rush kasi pangit din tignan na parang something, pwede naman na simple lang. Pero, mas maganda rin kasi pag na-edit mo, kasi mas something na nagugustuhan ng tao kasi creative nga, ganun. Kaya kapag mag-edit kayo, wag na irarush nyo lang, parang may mai-upload lang, wag na ganun. Kasi irrelevant yung ganun. So, sana kapag mag-edit kayo, bigyan nyo ng time talaga. So, yun nga, for the 8th and last advice or tip ko sa inyo is be positive and also trust the process. Bakit ko nasabing trust the process? Kasi sa pag-monetize ng video nyo, paano kayo kumita ng pera is sobrang hirap muna. Kailangan nyo ng 1,000 subscribers, kailangan nyo ng 4,000 watch hours, which is sobrang dami nun. Imagine 4,000 watch hours. Katumbas nun is 240,000 minutes. 240,000 minutes kang papanoorin ng mga viewers mo. So, kailangan mo talaga mag-upload na mag-upload. So, huwag kang tatama rin mag-upload kasi in the first place, ginusto mo yan. Pumasok ka sa mundo ng YouTube, gusto mo maging content creator. So, naging part ka ng YouTube na kailangan mo talaga mag-upload para ma-monetize ka rin. Gusto mo rin kumita ng pera. So, ayun na lang yung incentive mo dun. Kapag syempre, napapagod ka rin, kailangan mo rin kumita ng pera na makakatulong din sa'yo. So, be positive lang and trust the process kasi sobrang hirap ma-monetize kasi meron namang nare-reject. Pwede ka naman mag-reapply. Kasi wag kang kuha ng mga copyrighted videos na gawa ng iba. So, make sure din na kapag gumagawa ka ng video is sarili mong gawa. Huwag kang kukuha sa ibang content creator. Siguro influence, pwede. Mag-research ka din, pwede rin yon. Pero wag mong hukunin yung video nila kasi syempre, magagalit din yung tao sa inyo kasi hindi naman sa'yo yan. So, make sure na original creation mo yung video na yon. So, sobrang init na. Sobrang init na. So, again guys, yun lang yung mga tips ko and advices para sa pag-start ng YouTube channel. Again, this is Steve Mark TV. Wag nyo kakalimutang mag- subscribe at pindutin na rin ang notification bell para sure na updated kayo sa mga future uploads ko. Again, thank you very much sa panonood at sana matulungan ko kayo sa pag-start ng YouTube channel nyo. At be positive lang kahit small content creator lang kayo katulad ko. Trust the process. What?